Welcome sa inyo mga katiktik. Unang larawan, ginagawa ang kalsada. Pangalawang larawan, babala, delikado ang nahuhulog na. Sunod na larawan, school zone. Sunod na larawan, delikado ang kurbada sa unahan. Next, papalapit na sa papaikot na kalsada. Next, papaliit ang kalsada. Next, bawal ang jeep. Next, magbigay ka. Next picture, huminto ka. Susunod na picture, bawal pumasok ang may kabit na trailer. Next picture, bawal ang likong pabalik. Next picture, matarik ang pababang direksyon ng kalsada. Next picture, bawal ang likong pakaliwa. Next picture, doble delikado ang kurbada sa kaliwa. Next picture, delikado ang kurbada sa kaliwa. Next picture, papalapit sa ilaw trapiko. Next picture, bawal pumasok ang truck. Next picture, nakatakdang tulin ng sasakyan. Next picture, bawal pumasok ang anumang ori ng sasakyan. Next picture, sasanib sa trapiko pagpasok sa sangandaan. Next picture, papasok ng sangandaan. So, tandaan nyo lang mga katiktik yung mga signage, mga katiktik yung makikita natin sa kalsada. Next picture, babala ng sangandaan. Yan po kasi yung parang prospect na lalabas mga katiktik sa exam. Next picture, papasok sa sangandaan na may kalsada sa gilid. Yan. So, diretso na po yan sagot. Wala na pong choices. Ginawa ko. Next picture, bawal pumasok ang anumang sasakyan na hihigit sa 2 metro ang luwang. So, yun po yung sign niya mga katiktik. Sana makatulong to. Next picture, bawal pumasok ang lahat ng klaseng sasakyan. Yan, bawal. Pag ganyan pala yung signage mga katiktik. Next, bawal pumarada. Sana makatulong to sa mga mag-i-exam, no? Pero almost all, natutulungan naman. Next picture. Mag-proceed pala tayo sa mga tanong. Wala na pala mga picture, mga tiktik. Katanungan ulit tayo. Katanungan naman, katanungan. Etong tanong. Kung may tatawid sa tawirang pangparalan, ano ang dapat mong gawin? Sagot, huminto at huwag magpatuloy habang may taong tumatawid. Ipinagbabawal ang paglusot, overtaking sa paanan ng tulay sapagkat sagot, mapanganib at hindi nakikita ang sasakyang kasalubong. Next question, ano ba ang kahulugan ng araw o palusong nakapinta sa daan? Sagot, sundin ang direksyong itinuro ng palaso. Next, sa isang sangandaan o intersection na walang nakatalagang senyas trapiko, dalawang sasakyan ang dumating, alin sa sasakyan ang may karapatan sa daan? Sagot, ang sasakyang galing sa kanan. So, pwede nyong i-post yan. So, next, ang pagmamaneho na walang lisensya ay pinagbabawal ng batas na may kaparusahang. Sagot, multa o pagkabilanggo. Next, hindi ka pinapayagan tumawid sa kabila ng buong dilaw na guhit maliban kung ikaw ay sagot, palikong kaliwa. Next question, ano ang dapat mong gawin kung ang sasakyan sa likuran mo ay gustong lumusot, overtake? Sagot,
Marahan gumawi sa kanan at bayan itong lumampas. Next question. Ano ba ang dapat mong dalhin kung magmamaniho? Sagot. Lisensya, rehistro at resibo ng huling pinagbabayaran ng sasakyan sa LTO. Next question. Kung magpapatakbo ng mabagal sa expressway, dapat kang gumawi sa? Sagot. Kanang linya. Next question. Ang pulang bandera o pulang ilaw ay dapat nakasabit sa anumang dala ng sasakyan na lalampas ng? Sagot. Ang sagot. Isang metro mula sa likuran ng sasakyan. Next question. Ang dilaw na linyang tuloy-tuloy ay palatandaan na? Sagot. Bawal ang paglusot sa kaliwa. Next question. Sa tuwing lilipat ng linya, dapat suminyas tingnan ang iyong rear view mirror at ang sagot, tingnan kung may parating na sasakyan. Next question. Sa highway, kung nais mong magpatakbo ng mabagal kaysa sa iba, dapat kang gumawi sa kanang linya. Yan ang sagot. Next question. Saang lugar hindi maaring pumarada? Sagot. Sa lugar na tawiran ng tao. Next question. Ang isang driver ay may turing na professional kung? Sagot. Ang sagot niya ay siya ay inuupahan o binabayaran sa pagmamaniho ng sasakyang privado o pampasahero. Sahuran mga katitik, sahuran. Next question. Kung ikaw ay nahuli, ilang araw ang palugit upang maayos ang iyong kaso at matubos ang lisensya? Sagot. 15 na araw, 15 araw mga katitik. Next question. Kung gusto mong magpalit ng lane sa highway, kailangang mag-signal. Sagot. 10 segundo bago gawin ito. All right. Yan ang sagot mga katiktik. Next question. Ang kailangang distansya sa pagitan ng sinusundang sasakyan ay? Sagot. Sinlaki ng isang sukat ng sasakyan. Next question. Ano ang takdang tulin ng isang sasakyan sa lugar ng paaralan? Sagot. 20 kilometers per hour mga katiktik. Ano? Para ka lang nagbabike yan. Next question, ano ang dapat mong gawin upang malabanan ang pagod at antok habang mahabang biyahe sa mahabang biyahe? Sagot, huminto paminsan-minsan at magpahinga. Next question, ang pinakaligtas na tuli ng isang sasakyan ay naaayon sa? Sagot, kondisyon ng kalsada at panahon. Next question, ang kailangang gulang ng isang aplikante para sa professional driver's license ay? Sagot! 18 taong gulang, 18 years old mga katiktik. Kung masangkot sa isang sakuna, dapat itong ipagbigay alam sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya. Sagot! Kaagad-agad, yan ang sagot. Next question. Ang busina ay ginagamit upang? Sagot. Makapagbigay babala ng kaligtasan. Pag-iingat. Yan, next question. Kung umiilaw ang brake lights ng sasakyan nasa iyong unahan, dapat kang? Sagot. Ang sagot, tumapak agad sa preno. Next question. Kailan magbigay ng sinyas kung kakanan o kakaliwa sa darating na intersection sa layong? Sagot, 30 meters. Yan. Next, ang puting linyang putol-putol ay palatandaan na maaring lumusot
ng pakanan o pakaliwa kung walang peligro? Yan ang sagot. Next, ano ba ang dapat gawin kung pinahinto ng pulis? Sagot, huminto, ibigay ang lisensya at ibang papeles ng sasakyan kung hinihingi. Kung hinihingi lang ha, kung hindi hinihingi, huwag yung bigay. Next, ang paggamit ng huwad na lisensya ay pinagbabawal ay may parusang sagot, multa o pagkabilanggo. Next question, saang lugar hindi ka dapat lumusot or overtake? Sagot, sa mga sangandaan o intersection at sa paanan ng tulay. Next question, sa isang sangandaan or intersection na walang nakatalagang senyas trapiko, dalawang sasakyan ang dumating sa magkabilang kalye, aling sasakyan ang dapat magbigay? Sagot, ang huling dumating. Yon ang sagot. Next question, sa nakamotorsiklo na may balak lumiko pakanan, ang dapat gamitin na sinyas ay? Sagot, signal light. Yan ang sagot. Next question, kung ang driver ng sasakyan ay nasa unahan mo, ay naglabas ng kaliwang kamay at itinuro ito sa lupa, siya ay? Sagot, ang sagot, siya ay hihinto. Yan ang tamang sagot, mga katiktik. Next question, kung ang driver ay ng sasakyan na nasa unahan mo ay naglabas ng kaliwang kamay na itinuro sa taas, siya ay? Sagot, kakanan. Yon, malinaw yon, kakanan ha, pag itinuro sa taas. Next, kung ang driver ng sasakyan na nasa unahan mo ay naglabas ng kaliwang kamay at inunat ito, nakatitiyak ka na siya ay? Sagot, kakaliwa. Alright, maliwanag. Ang dalawang dilaw na linyang putol-putol ay palatandaan na? Sagot, peligroso ang paglusot sa kaliwa. Yan, nagigising siguro kayo, no? Next, kailan dapat magdesisyon ang isang driver? Sagot, habang siya ay nagmamaneho. Yan ang tamang sagot. Next, ang puting linyang putol-putol ay palatandaan na? Sagot, maaring lumusot sa pakaliwa o pakanan kung walang panganib o peligro. Oh, left and right, pwede. Basta walang peligro. Next, ang dilaw na linyang putol-putol ay palatandaan na? Sagot, pinapayagan ang paglusot sa kaliwa. Next, ang mga puting linya sa daan ay? Sagot, hindi sumasagot yun. Naghihiwalay sa trapiko na tumatakbo sa isang direksyon. Oh, maliwanag yan. Malinaw na pagkasabi ko. Next, ano ang ibig sabihin ng dilaw na arrow signal trapiko? Sagot, nangangahulugan na ang pulang arrow ay malapit ng sumindi. Yan. Next, ano ang ibig sabihin ng birding arrow signal trapiko? Sagot, nagpapahintulot sa mga sasakyan na kumakaliwa o kumakanan. Yan ang tamang sagot. Next, ano ang kahulugan ng birding signal trapiko? Sagot, patakbuhin ng tuloy-tuloy ang sasakyan. That's the right answer, mga katiktik. Next question, ano ang kahulugan ng dilaw na signal trapiko? Sagot, humanda sa paghinto at malapit ng sumindi ang ilaw na pula. Next, ano ang kahulugan ng patay-sindi na pulang ilaw trapiko? Sagot, humihinto sandali at ituloy ang pagtakbo kung walang sagabal sa daan. Yan. Next question, ano ang kahulugan ng birding ilaw trapiko? Sagot, sinyas upang patakbuhin ang sasakyan. Next question, ano ang kahulugan ng sinyas trapikong kulay pula na pabilog, oktagon o pabaliktad na tatsulok? Sagot,
nagtatakda o nagbabawal? Next question. Ano ang kahulugan ng sinyas trapikong kulay asol at puti na parihaba o parisukat? Sagot. Nagbibigay impormasyon. Next question. Ano ang kahulugan ng sinyas trapikong kulay pula na tatsulok ang hugis? Sagot. Nagbibigay babala. Next question. Kung parating ka sa isang korbada, ano ang dapat mong gawin? Sagot. Marahan, bagalan ang takbo bago dumating sa korbada. Yan ang tamang sagot. Next. Kung ang kasalubong mo ay may nakakasilaw na ilaw, ano ang dapat mong gawin? Sagot. Tumingin ng bahagya sa gawing kanan ng kalsada. Next question. Ang isang may lisensya ay maaring magmaneho ng? Sagot. Ang sasakyan na nakasaad sa lisensya. Next question. Ayon sa batas, hindi ka maaring magmaneho ng matulin maliban kung? Sagot. Naayon sa takdang bilis o tulin. Yan po yung sagot doon. Bawal talaga tayo magmanehong mabilis. Ano ang kahulugan ng tuloy-tuloy na guhit na kulay dilaw? Sagot. Bawal lumusot. Yan yung sagot. Next question. Ano ang kahulugan ng patay sinding dilaw na ilaw, trapiko? Sagot. Marahan at magpatuloy kung walang panganib. Next question. Hindi dapat lumusot or overtake sa paanan ng tulay sapagkat? Sagot. Hindi nakikita ang kasalubong na sasakyan. Next question. Sa mga rotonda, alin ang may karapatan sa daan? Sagot. Ang sasakyang nasa paligid ng rotonda. Next question. Ang pinakaligtas na alituntunin kahit ikaw ay may karapatan sa daan ay? Sagot. Huwag ipilit ang karapatan. Yun ang tamang sagot para walang away. Next. Mapanganib ang palikong kaliwa kaysa pakanan sapagkat? Sagot. Kailangan maging listo sa mga sasakyang magmula sa kaliwa o kanan. Dalawang babantayan mo. Next. Ang hindi pagsunod sa ilaw trapiko ay? Sagot. Maaring masangkot sa iyo ang aksidente. Next question. Sa highway na may dalawang guhit, maaari kang lumusot, overtake, kung sa iyong panig ay may? Sagot. Putol-putol na dilaw na guhit. Yan ang tamang sagot. Next. Sa paglilipat-lipat ng linya, dapat suminyas, tingnan ang iyong rear view mirror at? Sagot. Tingnan kung may parating na sasakyan. Next question. Anong dapat gawin bago lumiko sa kanan o kaliwa? Sagot. Magbigay ng hudyat o sinyas na hindi kukulangin sa 30 meters. Next question. Ano ang kahulugan ng patay sinding kulay pulang ilaw trapiko? Sagot. Huminto at magpatuloy kung ligtas. Next question. Ang sasakyan ay nakaparada or park kung? Sagot. Nakatigil ng matagal at patay ang makina. Yan ang sagot. Next question. Habang nagmamaneho, dapat kang tumingin sa side and rear view mirrors ng? Sagot. Mabilis o madalian. Next question. Ano ang dapat mong ihanda kung malayo ang biyahe? Sagot. Maghanda ng kagamitan pangkumpuni ng sasakyan kung masiraan. Planuhin ang ruta at ikondisyon ang sasakyan. Yan ang tamang sagot. Next question. Ang lisensyang non-professional ay para lamang sa? Sagot. Mga pribadong sasakyan. Yan ang tamang sagot. Next question.
ang pagkakaroon ng lisensya ay isang sagot. Pribilehiyo. Yan ang tamang sagot. Next question. Sa isang intersection na may stop sign, dapat kang sagot. Huminto at magpatuloy kung walang panganib. Next question. Matapos kang lumampas or overtake at nais mong bumalik sa pinanggalingang linya na ligtas, kailangang sagot. Tingnan sa rear view mirror ang iyong nilampasan. Next question. Ang tamang gulang sa pagkuha ng lisensya, non-professional, ay sagot. 18 taong gulang, 18 years old, mga katiktik. Next, bago umalis sa paradahan, dapat mong sagot. Suriin ang paligid bago magpatakbo. Next question. Ang mahuling lasing sa alak o pinagbabawal na gamot ay may parusang sagot. Multa o pagkabilanggo at pagsuspindi ng lisensya. So huwag kayong maglasing-lasing ha. Sa dos-tres dyan. Next, maaari kang lumusot, overtake sa kanang bahagi ng sasakyan kung sagot. Ang highway ay may dalawa o higit pang linya patungo sa isang direksyon. Next question. Kung paparada ng paahon sa bangketa, dapat mong ipihit ang gulong ng sasakyan? Sagot, palayo sa bangketa. Reminders, wearing of sando, sleeves, sandals, and slippers are not allowed inside the examination room. Bring black ballpen, bring student permit, and so on and so forth. So, reminders lang po yan mga katiktik. Tapos na pala ako at pasinsyahan nyo na yon. Para lang yan sa mga inaantok habang nagre-review. Sana magustuhan nyo. Don't forget to like and share. Thank you.